Gusto niyo bang malaman kung bakit nag-stand out ang Kamui Rocku versus Taom in Pagulayan na Tisa? Please watch the full length ng video na ito para malaman niyo kung saan siya nagka-edge. Okay, good evening, Chamber Gods. I'm very excited for this video na ma-share ko sa inyo kung ano yung topic natin. Ang topic natin ngayon ay regarding sa TISA. Yes, TISA. So, kung matatandaan nyo po at subscriber na kayo 2 years ago, na-discuss ko po yung tungkol sa Master, Porsyong Conlien, at yung Predator 1080 na TISA. So, after 2 years, so naisip ko na why not i-review naman yung mga premier na TISA. Pag sinabing premier at top of the line na ginagamit kayo ng mga pro at mga kalidad na players. So ngayon, ang didiscuss ko ay Pagulayan Q-Choc. So ito po ay kulay green. So meron po akong tip, okay, para sa mga merong gustong masulit yung mamahaling mga TISA. So ang Pagulayan po sa market ngayon ay around 1,050 to 1,100. Depende sa shop. So kung manipis na po ang mamahaling TISA nyo, huwag nyo itatapon. Pwede nyo gamitin kaso ang problema, magkakrack po ito hanggang sa madurog. So, sayang naman. Kasi kung nasa 1/4 pa to, 1,000 divided by 4, mga around 300 pa yung worth ng TISA na yun. Okay po, pinakamaganda kung meron kayong mumurahin TISA, i-cut nyo sa gitna, tapos idikit nyo yung premier na chalk na mamahalin. So, balutan nyo ng masking tape or any tape or electrical tape. Kung titingnan nyo, para siyang buo ulit. So, magagamit nyo siya. At masusulit nyo hanggang sa maubos siya. Next na premier na TISA is yung Taom Pyro. Okay po, so shout out kay Sir Nimrod kasi donation niya po ito. So medyo nasa 80% pa itong Pyro Taom na to. Okay, so ang ginawa ko po dito, binalutan ko rin ng electrical tape para at least matibay siya para hindi rin siya madurog pag tumipis. Sa market, around, ano po to, sa online shopping, parang nasa 1,100 to 1,150. So, may bagong labas na rin po nito, yung kulay green, yung Taom V10. So, sa susunod ko na po yun, i-discuss, wala pa tayong budget pambili. And last is itong Rocku, Kamui Rocku Blue. So, this is also one of the newest and premium brand in the market today. So, shout out kay Sir Nimrod for the donation. Bagong-bago po. Po ay mga nasa unang labas, 2,500. Pero nagbaba na po siya sa online. Mga nasa 2,250 na po siya. Pero if you want this chalk after watching the video, ito po ay murang-mura kay Sir Nimrod. Ito po ay nasa 1,500 lang. So, may bagong labas na rin po ngayon, yung gray. So, sa next ko na rin po, didiscuss yung gray, kasabay ng V10, at saka ng, kasabay ng Pure X na TISA, isa sa pinakamahal. Okay, so I apologize kung tatlo lang yung kaya kong discuss for today. So, limited lang po ang budget natin. So, I hope you understand. So, lahat po kasi ay personal money ko ang ginagastos ko dito sa review ng mga tips, sa review ng TISA, sa review ng equipments, like shaft and mga tako. So, I hope you understand. Wala pa po tayong sponsorship. But if you want to help me guys, so that I can review future equipments in the future, pwede po kayo mag-join soon sa join button after pressing yung logo ng channel. So may join button po doon, pwede po kayo mag-donate ng 70 cents per day. So that's roughly mga 20 to 25 pesos per month lang po yun. Pwede po sa GCash or sa PayPal po yata yun. At that minimal amount, makakatulong po kayo sa channel para ma-review ko po yung mga nire-request yung mga equipments to be reviewed. Kasi very limited lang po ang ating resources. So let's go jump into the video. Tingnan natin yung performance ng tatlong TISA na ito. Okay, first we are going to be testing yung Taom Pyro. Actually may V10 na po. So sa next time ko na lang po i-review yung V10. So pag may budget na tayo. So first, syempre lilinisin natin si cover natin para makita naman talaga na talagang walang laman TISA ang iba. At ma-prove talaga natin na talagang ano talaga ang application test niya. So first, i-apply natin yan
para makita natin kung easy to apply yung tisa na ito, yung taong pyro. So mabilis kumapit para siyang oil base, hindi siya mamugmog masyado. And then yung grip niya, pipitigin natin para tingnan natin kung malalaglag yung tisa na ilagay natin. Dun, dito din natin makikita yung pagkalinis niya, yung cleanliness, yung neatness. And so merong minimal, pero hindi ka mukha ng mga mumurahin tisa na talagang dudumi yung gloves mo, yung kamay mo at yung iyong shaft. So malinis siya, wala siya mugmug. Now for the test hit, yan, i-apply natin tong taong pyro na to. So pupunuin natin yung tip syempre para malaman natin kung talagang tatagal siya, ilang tira ang aabutin niya. But first, meron tayong tinatawag na cling test. Yung cling test, titingnan natin yung unang apply mo. Titingnan natin kung may retention sa cue ball o sa puting bola. It's very important guys, kasi kung mapapanood nyo yung ibang review or YouTuber, yung kapag maraming tisa ang naiwan doon sa puting bola, ayan, kita nyo naman, very, parang wala na eh. So may mancha lang po yung cue ball na yan. Yung po yung medyo tumatalbog yung bola, kasi nga parang malaki yung mugmug niya. So yun yung cling test. So kita nyo, wala masyado. So sa market, ang taong pyro ay nasa around 1,100. So medyo bumaba na kasi nung mga unang labas yan, medyo may kamahalan po guys. So 1,100 na lang siya. Medyo mahal pa rin kasi halaga na rin siya ng isang ordinary Q-stick. Pero sulit naman guys pag ginamit nyo itong mga premium chocks na to. Ito nasa 7 na, nasa 8 na siya. So bakit ko nilalakasan yung tira? Kasi tinitingnan ko yung hangganan ng application ng tisa, kung hanggang saan kakabit yung kapit nung in-apply natin tisa, at kung mauubos ba talaga yung kinaskas nating tisa dun sa tip. So far nasa 12 hits na siya. Yung ibang test hit na ginagawa dito ay atras o pectus. So pero dito ginagawa ko na lang ay simpleng stop shot or stand shot na normal na tira. Pero nilalakasan ko para malaman ko din kung magstay yung tisa doon sa tip. So 17. So 18. Sorry guys, fast forward na po ito. Si Kamisa, napupuno na yung packet. So, kinakat ko siya. Kukunin ko yung laman ng packet, mga bola, para tirahin ulit na isa pang set. So, 22. So, 23. Actually, kaya pa yan guys eh. Now we're going for the Pagulayan Green. So I think may parang may blue na po nito. So nung nag-research ako sa market, parang nasa 1,050 ang Pagulayan Chalk. So hindi ko lang alam sa ibang seller. So as usual, ganun din gagawin natin. Titest natin yung application test nito. So ni-scuffer muna natin para at least fair at wala talaga naiwan na taong chalk doon. So sa application test, same as taom, almost same sila, pati yung texture, iba lang kulay, ganun din, makapit din siya. So tingnan natin yung kapit niya, pipitikin natin yan, kung may malalaglag na mugmug. Yan, so kita nyo parang wala nagbago dun sa ilagay natin tisa dun sa tip. Yan, tingnan natin kung gaano kalinis. So halos wala din parang taong. So very important to guys, very minimal oh. Very important to guys kasi yan yung malalaglag doon sa shaft nyo. At pag nalaglag ang tisa, mugmug ng tisa sa shaft nyo, sa kamay nyo, alagkit po niyan guys. Promise. Mahirap tumira o maapektuhan ng tira nyo. Now we're going to test it.
yung tisa na to. Syempre linisin muna natin yung nakalagay na taong pyro dyan. Yan, malinis na siya. Pinakita ko para fair po ang test natin. For the cling test, tingnan natin. So malinis, parang taong guys, walang nakalagay na marka. So hindi tatalbog ang bola nyo upon first shot from the application. So longevity test natin, tingnan natin kung hanggang saan naabutin to. Inaabot ng 24 shots at may konti pa natira dun sa tip, dun sa taong. At tingnan natin itong pagulayan chalk. Guys, yung pagulayan chalk na to was donated only. So putpud na po yung chalk na binigay sa akin for, sabi ko, for test it lang. Kaya yun yung sinabi ko from the start na kinabitan ko siya sa ilalim ng isang mumurahing tisa para magbuo, buging buo at magamit natin na maayos. Guys, kahit 1/4 lang yan, medyo mahal pa rin yan. So nang hinayang ako, kaya yun ang ginawa ko. I sacrifice yung medyo murang tisa, tapos inilagyan ko ng electrical tape para maging parang buo siya. So that's one of the tip guys. Pag meron kayong mamahaling tisa, huwag nyo itatapon o huwag nyo gagamitin kasi magkakrak lang yun, matatapon lang, sayang. So gumamit kayo ng mumurahing tisa, ikabit nyo dun sa natirang putput na tisa ng mamahalin. So we are on the 11th guys. So wala pa akong nararamdamang medyo tapyok dito. Makapit kasi yung mga tisa na to at hindi agad-agad nalalaglag dun sa tip. Worth it guys ang presyo nito, kaya mahal dahil dun sa kanilang composition, texture niya, yung application. Kaya po ito guys ang aking napiling mga features na i-review. Medyo mura lang ng konti ito sa taong, which is 1,100, 1,150. Ito po ay mga nasa 1,050. So nasa 18 na tayo. Ganun pa rin. Guys, tinigil ko na yung sa taong kasi actually kaya pang umabot ng mga 30 yun. Kaso irrelevant na rin po yung ganitong test kasi mga billiard players talaga after every shot nagtitisa naman, so hindi natin maia-apply yan guys. I just want to see kung gaano tatagal yung full application, ilang tira magagawa. So same din, 24 din kung titingnan nyo. Ayan, may natira pa siya. Ayan guys, so sorry, malikot ako, may natira pa. So for the Kamui Roku, same series of test din ang gagawin natin. So lilinisin muna natin yung nilagay natin pagulayan tisa, pagulayan chalk. Scuffer natin para sure na walang natira. So yan. So application test, we apply the chalk dun sa tip. Guys, muri tip pala itong nilagay, ang nakakabit dito sa wooden shot na to, muri tip. So sa grip, pitikin natin. Ayan, pinitik ko na siya. Sorry, hindi ko na sentro yung cue stick. So neatness, dito ako napawaw kasi almost wala. Ito yung gustong gusto ko para hindi lumag-hit yung aking shaft. Neatness. Now, i-apply natin to for the longevity tsaka doon sa cling test hit natin. So nilalagay na po natin yung tisa, one time application, para matest natin yung cling dun sa white ball at saka dun sa longevity niya, gano'ng tatagal yung tisa, ang kapit ng tisa. Okay, same as yung dalawa, wala masyadong nakitang residue na nakakabit. Okay guys, ang recommendation ko, ito ang nagkaroon ng edge, counting edge, almost close fight naman tong tatlo na to. Ang nagustuhan ko po dito sa Kamui Roku na to ay yung neatness niya at yung sa cling dun sa white ball, so halos wala kang makikita. Dun sa dalawa kasi mayroong minimal, at yung grip test niya, pag in-apply mo yung tisa at pinitik mo siya,
very minimal lang yung nalalaglag. So, ibig sabihin, sulit na sulit yung ilalagay mong taco doon sa tip. Ay, ilalagay mong tisa doon sa tip. So, walang tapon kahit medyo mahal siya. So, yun nga lang, medyo doon siya medyo sumablay. Hindi naman sablay kasi may mabibila naman pong murang Roku like reseller like K-Nimrod po. So, bigay ko yung number sa ibaba, sa description para makontakt nyo. Okay, sa labas po, online, nasa 2,100 o 2,200. Kay Sir Nimrod po, ang Roku Kamoy Blue ay nasa 1,500. Actually, ang available po sa kanya yung bagong labas na, yung kulay gray. Okay, so please contact him kung gusto niyo magpa-reserve o bumili ng Roku Kamoy Tisa o Q-Choc. So far, nasa 15 na siya. Guys, tulad yan na nasabi ko, pwedeng mag-exceed to 24 hanggang 30 yung tira. Kaya lang, syempre, waste of time kasi hindi naman natin gagamitin yung ganun feature sa buong laban. Kasi lahat naman po tayo, aminin natin, every shot nagtitisa po tayo. So, hindi natin ma-i-apply to. So, for longevity test lang, tingnan natin kung kumakapit yung tisa. So guys, I hope you've learned something dito sa review na to. So I came up with this video dahil may nag-request lang po ano daw ba ang magandang recommend kong tisa. Hindi naman nila tinanong yung presyo, pero tinanong na nila yung performance. So nalaman nilang mahal po pala. Marami naman dyan magagandang tisa din na maganda ang patama, makapit. Kaya lang hindi mo makukuha dun sa tatlong nabanggit ko mga features like yung cleanliness, yung walang maiiwang cling doon sa bola, kakapit na tisa doon sa bola sa unang application mo. Yun yung mga mahalaga po doon. And upon my personal opinion and observation, correct me if I'm wrong kasi kanya-kanya na mga opinion yan, I'm recommending the Roku. Ito po yung medyo nag-standout dito sa tatlo, yung Roku. So bakit po? Hindi naman po masyado importante yung kapit. Say for example, benting tira, hindi, andun pa rin, kumakapit pa rin, nakapagpapa-atras ka pa rin. It doesn't apply guys, why? Because yung mga bilyarista po kasi, habit na pagkatira-tisa. So kung hindi naman po natin sinusubukan yung 10 tira, hindi ka nagtitisa. So ang makagandahan lang po, kung malimutan mo, hindi ka tatapyok. Pero very seldom yung malimutan mo, hindi mag-tisa. So ang nagustuhan ko po dito, yung cleanliness, na pag-apply mo, hindi nalalaglag yung bugbog. So, ibig sabihin, walang masyadong dumi sa shop at hindi lalagkit. So, maganda pa rin sa pakiramdam yung tira, lalo na kung carbon fiber. Pangalawa, is yung cling niya. So, kahit ang dami-dami mo nilagay doon sa tip, pag tinira mo sa cue ball, hindi siya kumakapit. Kasi yung kapal nung naiiwan tisa doon, lalo na yung mga mumurahin, yun yung tumatalbog yung tumatalbog o nawawala sa alignment yung tira mo sa object ball mo, which will cause you to miss. And that's very crucial, lalo na kung last ball. Okay, yun ang nagustuhan ko dito sa Kamoy Roku. The two are very fine. Okay na okay din po yung performance ng dalawa. Kaya lang, syempre, may mananalo, may matatalo. So, very slim yung margin at point system. Mas gusto ko po yung Kamoy Roku. So, sa lahat po ng gustong bumili, nabigay ko na po yung number ni Sir Nimrod, 1,500 versus 2,000, 2,200 online. So, murang-mura po. Ang available po niya yung kulay gray. Yung mas bagong labas po yun, yung kulay gray. So, please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe and hit that notification bell so that may mga bagong video ako ay ma-notify po kayo. Don't hesitate na mag-comment po kasi hindi naman po lahat ng sinasabi ko ay sasang-ayon lahat. Ano lang po ito, personal opinion and observation ko. So, may iba-iba po tayo na opinion. So, feel free lang po to comment below. So, I hope nakatulong kahit papaano, lalo na sa mga nagtatanong. More power po sa inyo lahat. Good luck sa paglalaro ng bilyar. At salamat po sa panonood.